mo, ginagalang kita bilang isang tao. Dapat i-respect mo rin ako. Unang-una, matanda na ako. Kahapon po, gusto ko i-share kasi medyo natetense na ako at naiinis ako. Kanina po, clarify ko, kahapon pa ha, may nagpunta sa amin, DILG. Ang sabi sa akin, isulat ko daw lahat ng mga complaints o whatsoever. At linagay ko po doon na kung maari, bigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita. Now, pagdating po rito, clarify ko yan. Somebody told me na doon daw sa senior citizen sabihin. Somebody told me dito. Somebody told me. Hanggang ultimately, dito ako tinuro. Eh, it so happened, meron tayong salitaan. Lumapit siya dito, at tabi ko. Supposed to be, yan siya ng reklamo nito. Sabi ko, sa mic po kayo magsalita. Sa mic po. Just wait. Wait. Lumapit siya rito. Ang sabi ko sa kanya, sir, ako daw ay, ako rin meron po. Sir, ako po meron din pong i-air. Very important. Sabi niya, hindi na pwede kasi full pack na. Ha? Sabi niya ganyan. So, tinignan ko siya. Sabi ko, isama mo na ako kasi very important to. Hindi na pwede kasi full pack na. Nagpunta siya doon. So, it so happened, this will be the last. Nagpunta siya doon, kinuha niya yung pangalan. And somebody, naghatid na naman ang another, kinuha niya rin yung pangalan. So, ano ako, ini-itsepera niya? Bakit? No, that is true. Hindi ako nagsisinungaling. Nagulat ako sa ginawa mo. Ginagalang kita bilang isang tao. Dapat i-respect mo rin ako. Unang-una, matanda na ako para ganun. Ma'am, sino po... Patanimili ka ba ng ano, magsasalita? Mami, meron po tayong mga advanced question. No, pinakita mo sa akin yung ano mo. Ano opo, tatlo? Meron po tayong mga advanced no, question. Dapat iintindihin mo. Ayun po, yung mga lumalapit po sa akin kanina, yung pong kanilang chairman ay wala. Kaya ang magtatanong po, yung kanilang kagawad. Mo kung gawin kaya ka si Kagawad Seminiano, ayan po, supposedly, nandito po si chairman ng Barangay 62. Kaya lang po, wala po si chairman, okay. Katakutan. Kinalapit po ako ni chairman Kagawad Seminiano. Pero mami, pasensya na po kung feeling nyo po ay nabastos ko kayo. Yes, that opo, is true. Pasensya na po kayo, mother. Kung meron po kayong concern or katanungan, pwede nyo na pong i-raise ngayon. Okay. Okay lang po yan. Wala akong problema. Okay. So, kahit hindi niya ho ako tinatawag, tumayo na po ako kahit na alam kong may kabastusan. I'm sorry for that. Dahil unang-una, napaka-importante po ito. Dahil ako, nagkasakit ako sa piso because of this. Ang una po namin is in-admit sa barangay na mga families is 845. Without knowing... Ang naghatid po niya ay isang barangay. That is way back during the term of Mayor Isko Moreno. So, every now and then, ibigay sa amin na ayuda ko yung mga food pack, ako tumatanggap, being the treasurer, is only 845. Kulang na kulang sa residente. Nakikipag-away ako, inaatake ko sa puso because of that problem. Nagpadala kami ng letter na to change that number to make it 1,017 and up to now, walang nangyayari. Kaya kung meron man po, mahal na mayor, nasa sa inyo po ang pag-asa ng amin mga residente, ang amin mga families, this coming Christmas, kung meron man, sana gawin nyo ng 170. Sana para everybody is happy. Ay 1,017, I'm sorry for that. Instead of 845, matutuwa po ang residente. Ako po ang napapaaway. At ang sinasabi pa pa, tinatago ko rin si barangay at ako nakikinabang. No! Being a teacher, honesty is the best policy. Integrity. Iyan po ang lagi ko na po sa puso. Kaya yun po ang una kong hiling. Kaya gusto kong magkaroon ng pagkakataon magkapasalita. Pangalawa po, sa aming barangay, kung ano man po ang dumadating na memo o whatsoever na bigay, hindi po ba dapat sa barangay muna mamapunta?
ilagay at ang barangay chairman ang siyang magdi-distribute kung ano man yun. Pero sa amin nangyayari ito, gustong maputol to. Sa amin ang tupad, and I can prove that, nakakuha ako ng tatlo, na ang pumirma ng kanilang indigency coming from other barangay sa tupad. Binigyan yung nagtitinda ng okoy, binigyan sitan, binigyan yung ganito. Merong propyan. Pero hindi po kami gumawa ng certificate of indigency. Masakit, hindi po ba? Ibinigay po yan. And aside from that, wala naman po kaming coordinator na ina-assign para ibigay sa kanya. Nababalitaan na lang na po namin yun. Masakit yan, hindi ba? Masakit yan. Parang hampas yan sa aming chairman. And we know everybody that our chairman is our little president of our community. Kaya dapat we have to respect it. Hindi po ba? Pangalawa po, prone ang accident po dito sa kanto ng Juan Nolasco, Tawitang Mariones, papuntang Mary Johnson. Kasi paganon, paganito, paganyan ang mga sasakyan. Sana po, Chairman, para maiwasan po natin ang aksidente, kung maaari po sana at magawa natin ang paraan, malagyan po kami ng ilaw doon sa gitna para maging maliwanag. Kawawa naman po. Isa po yan sa mga hinihiling. Another, Chairman, ako po ay binigyan pahintulot ng aming chairman na makapagsalita dahil may speech defect siya at saka weak siya. In fact, sumasakit nga ang ulo umalit. Ang inaano namin, Chairman, maging fair lang tayo. Magkakasama tayo lahat ng barangay. We belong to one family. Kahit na barangay 69 ka, 70 or whatsoever, isa lang ang layunin natin. Hindi tayo pwedeng magkanya-kanya. Hindi po ba? Para tayong walis-ting-ting na pagkat itinali, sama-sama tayo. Nandun ang coordination, cooperation, or respeto, or whatsoever. Ang nangyayari, misan may mga siraan pa. Hindi maganda. Di ba? Sana wag mangyari. Tulungan natin kung kinakailangan. At napapansin ko, bakit yung barangay namin, bulok na. We cannot use the second floor. Kasi babaksak yan. That is way back in 19, I think, during the term of Servando de Castro, yung chairman na naging outstanding chairman of Zone 6 way back in 19 ko po. Babaksak na yung aming, ang aming barangay. Sana po, kung sino man po ang concern sa mga nanunungkulan ngayon, bisitahin lang at huwag na siyang umakyat, baka lumusot siya. Yun lang po, mahal na Mayora. Salamat po. Maraming salamat po. Madam Treasurer. Madam Treasurer, para isa-isahin po natin ang inyong pong mga concern. Yung una po yung concern na 800 plus lang po ang natatanggap nyo na for 800 plus na families lamang po. Ang katanungan ko lamang po, yung po bang ibinibigay nyong listahan sa siyudad ng Maynila ay 1,017? Alin po? Ngayon ko lang po isasubmit sana sa inyo. Ah, kaya naman pala. Para malinaw po. Kasi mahirap po. Kasi kami po... Kasi po, Madam Treasurer, kung ano po ang sinasubmit yung listahan sa City of Manila, yun din po ang ibinababa namin sa inyo. Kaya lang po, isa sa nakialam sa amin, nakagawad, ang nagmamadaling nagbahay-bahay at sinadmit yan. Without knowing of the secretary. Kaya... Sabihin mo na lang. Kaya... Inanayos na secretary. Kaya po ngayon yan. Nay, naguluhan ako sa inyo. Oo, teka. Ako na. Kaya lang po, ang hinihiling namin, napalitan na po yung number of families na 845 na sana ho ay maging 1,017. Ganito lang po, Nay. Madam Treasurer, kung ano po yung ibinigay nyo sa aming listahan, yun din po ang ibinababa namin sa inyo kahit anong klaseng ayuda. Saksi po yan. Alam naman po yan ng mga barangay officials. Siguro. Ma'am, wait lang po. Para po malinaw. Okay. Kasi po,
ang dating po sa amin kanina, hindi po tama yung binigay namin sa inyo. Ayun na nga po. Kasi yun po ang dating nyo eh. Sa galit po nyo kanina, ganun po ang dating nyo. Para lang po malinaw sa lahat, kapag may binibigay po tayong kahit anong ayuda, kung ano po ang isinumite ng inyong barangay officials sa amin, yun din po ang ipinadadala namin sa inyo. Ngayon po, ma'am, ngayon po, kung ang gusto nyong sabihin ay babaguhin nyo yung inyong listahan, siguraduhin lamang po nyo na yung listahan nyo ay akma sa dami ng pamilya sa inyo pong barangay. Okay, tama. Now, mahal na mayor, magbibigay po kami ng furnish copy sa opisina ninyo. Sino pong in charge ang lalapitan ko para mapalitan ang... Andiyan po ang chief of staff namin, si Mr. Joshua Santiago. Sa kanya po nyo po pwedeng isubmit. Pangalawa po, Madam... Sino po si Mr. Knapp? Pwede ba? Po, Mr. Joshua Santiago po ang chief of staff natin. Please quiet. Pangalawa pong katanungan nyo, Madam Treasurer, yung tungkol po sa na nababypass po kayo, na hindi po kayo napapadalhan ng memo patungkol po sa tupad. Ipagpaumanhin nyo na po, ma'am, kasi hindi naman po sakop ng local government yung tupad. Yan po ay proyekto ng national government. Kung paano po nila gustong ipatupad yung tupad, ay sakop na po nila yan. Ang nagkataon po, yung iba pong nanungkulan, siguro, dati, kapag hindi po nakakuha sa barangay nyo ng barangay certificate, ay lumalapit po sa ibang barangay at doon po sila nang hihingi ng certificate of indigency. Hindi na po namin sakop yun, madam. Kaya pagpaumanhin po ninyo. Maraming salamat. Okay. Huling ano na lang. Teka, ma'am. Sige po, ma'am. Ma'am, huling habili na sige lang po. Sige po, sige po. Yung ilaw, ah. Quiet. Teacher na teacher si ma'am. Quiet. Ma'am, huling habili na lang po. I mean. Oy, Consiel Taga, teacher mo pala siya, ha? Hindi. Sige na, pagbigyan na po natin si ma'am. Pagkakataon, kaya nga tayo nandito. Sige na po. Ma'am, last one. Okay, ma'am. Yung pong ilaw namin, wag lang pong kalimutan. Ilaw po, engineer. Sino po ba in charge dyan ang mapunta? Engineer Andres po. Kambaro mo. Yes, ma'am. Pupuntahan kita. Saan location? Dito. Sa gitna. Ma'am, saan po dito? Kanto po ng Mariones. Mariones, kanto ng Mariones. Intersection ng... intersection ng Mariones and... O sige po. Opo, harap, po harap po ng Shell. O sige po, may ilaw na puntaan po tayo. Kita, padadagdagan ko po. Padadagdagan ko po. At uli. Okay, uli. Doon. Isa na lang. Doon. Kung sino man ang nanunungkulan na ngayon na may kakayahan, natignan naman ang aming barangay na magkaroon naman ng konting renovation. Humihingi sa inyo ako ng appeal, you know that. Congressman Ernie. Congressman Dionisio. I'm going to wait you there, Congressman. Iintayin kita, Congressman. Nay. Parang gusto niyo ako i-take home, ha? Maraming salamat po. Ma'am, excuse po, Mayor. Teacher ko po kasi si Ma'am sa St. Joseph. Binagsak po ako niyan, eh.